pag-asa at hikap. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko pong lahat iyan. Ano po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang hapon, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at takilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay nagtuturo sa atin kung ano bang talagang mahalaga sa ating buhay. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, ano po ba ang pinakamahalaga sa inyong buhay? Ano po ba ang tunay na kahulugan at katuturan ng inyong buhay sa ngayon? Ito ang mga tanong na susubukan nating sagutin habang pinagninilayan natin ang ating ebanghelyo. Kung babalikan po natin ang mabuting balita, may isang lalaking nagtanong kay Jesus, "Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" At ang sagot ni Jesus, "Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." At ano ang sabi ng lalaki? "Ang lahat pong iyan, sinusunod at tinutupad ko mula nung ako'y bata pa lamang." Subalit, lubhang magaling sa Jesus dahil alam niya kung ano ang kakulangan sa lalaking ito. Kaya't kanyang sinabi,
isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamahagi sa mga dukha, at pagkatapos, bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. Ano pong nangyari pagkatapos? Lubhang nalungkot ang binata. Hindi lamang kalungkutan sa kanyang narinig, kundi pati ang kanyang puso ay namanglaw. Bakit? Sapagkat napakayaman niya sa mga material na bagay. Napakayaman niya sa mga bagay na makamundo. Subalit ang hinihingi sa kanya ng Panginoon ay iwanan ang kayamanang panlupa at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito marahil ay isang bagay na napakasakit para sa kanya, sapagkat ang kanyang kayamanan, ang kanyang ari-arian ay kanyang pinagsikapan. At sa isang saglit, sinabi ng ating Panginoon, ipagbili mo yung lahat, ibigay sa mahirap at sumunod sa akin. Mga kapatid kay Kristo, isa lang lamang ang nais ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, na ang puso natin umikot hindi sa material na bagay, kung hindi umikot sa Diyos. Uulitin ko po, ang nais ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na ang buhay natin hindi iikot sa mga material na bagay na mayroon tayo, kung hindi umikot para sa Diyos. Alam po ninyo, hindi masama ang material na bagay. Sa katunayan, kailangan natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng disenteng matitirhan. Subalit, kung ito ang tinuturing mong pinakakayamanan ng iyong puso, hindi mo na nakikita ang Diyos sa iyong buhay, sapagkat ang lahat ng mayroon ka, lahat yan galing sa Diyos. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hamon sa atin, higit sa lahat, unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Lagi tayong manalangin at gumawa tayo ng mabuti. Sa ganyang pagkakataon, tayo ay nagkakaroon ng tunay na kayamanan sa langit. Ang binatang lalaking ito, nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya ang material na kayamanan. Ngunit sa bandang huli, hindi siya masaya. Sapagkat patuloy na ipinapaalala sa atin na ang tunay na kaligayahan, ang tunay na katuturan ng ating buhay ay matatagpuan lamang natin sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Ano mang gawin mo sa buhay, kung wala kang Diyos, wala yang katuturan. Ano man ang iyong tagumpay, kung wala kang Diyos sa iyong buhay, wala yang halaga at silbi. Ang lahat ng bagay, ang lahat ng ating tagumpay, nagkakaroon ng kahulugan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maliwanag na ipinapaalala sa atin sa araw na ito, balikan natin ang ating buhay sa kasalukuyan. Kanino at saan umiikot ang buhay mo ngayon?
ikaw ba ay nagpapakahirap upang yumaman, upang magtamo ng karangalan? O, nagpapakahirap ka dahil nais mong maglingkod sa Diyos? Lagi po nating tatandaan na ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. Ang tunay na buhay natin ay ang buhay sa langit. Ito yung tinatawag na buhay na walang hanggan. At ito ang kulang sa binatang nagtanong kay Jesus. Kulang siya sa makalangit na bagay. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, pagsikapan nating mabuhay sa tunay na kahulugan ng buhay. At walang ibang kahulugan ang buhay kung hindi mabuhay kasama at kapiling ang Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.